And habang pinapakinggan natin yung kanta ay mag-reflect tayo sa message ng awiting ito. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I am tired, I am weak, I am alone. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near and the day is past and gone, at the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Magandang gabi po. Kumusta po ang ating mga kabataan? Parang hindi ko alam kung antok na o tensyonado o kinakabahan. Ano ba talaga ang totoo? Antok na daw. Ayan. Sama-sama na. Ako'y nagagalak na maging bahagi ng inyong retreat. Hindi ko alam kung ang retreat na ito ay parusa o kung ano baga. Akin na lamang inisip na ang sabi ko ito'y blessing. In-approach ako at ako'y tinext ni Brother John Ray, kung hindi ako nagkakamali ay Tuesday. At ang sabi niya, Pastor, pwede bang ikay maging bahagi ng aming retreat? Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Meron daw mga changes at kinakailangan sila'y maghanap ng panibagong maglilingkod ng ating retreat. Sabi ko, parang napapadami na yata ang aking retreat. Nung nakalipas na weekend, ako'y nasa retreat ng College of Dentistry.
maganda ang kailang retreat. At kagaya dito, mukhang dito'y maganda rin ang ating retreat sapagkat tayo narito upang lumagong espiritual. At sa kanyang pakipag-usap sa akin nung gabi ng Tuesday ay kanyang ibinigay sa akin ang ilang kalatas. Kalatas ng kung ano ang mga dapat gawin at ano ang dapat mangyari at dapat pag-usapan sa ating retreat ngayong gabi. At siya'y nagbigay ng ilang mga mahalagang tema at merong ibinigay sa akin na apat na session. Sabi ko'y parang wala nang panahong mag-prepare. Yun ang unang malaking problema. Sapagkat may klase, marami kang dapat ihanda. Sabi ko'y ano kaya? Anyway, nananalangin ako na yung ilang mahalagang bagay na aking sinimulang ihanda kagabi ay maging bahagi po ng ating paglagong espiritual. Ako'y nagpasya na tayo ay magsimula sa pinaka-basic. Magsimula tayo sa pinakang foundation upang ating maunawaan papaano natin mararanasan ang mamatay. Parang ayaw naman ang taong mamatay, ano? Sinong gustong mamatay? Wala, ano? Ang totoo'y ang mga tao'y takot sa kamatayan. Naniniwala ba kayo ron? Ha? Kaya merong mga taong ang sabi sobrang tapang, pag hinabol ng taga, ay takbo din. Ay, dun sa amin meron ang pagkakatapang kuika. Ako ika ang pinakasiga dito. Ay kinakatakutan nga, siya ang pinakasiga dun sa barangay. Ay may siya hinabol ng taga. Takbo din. Oh, kita mo na. Pero ang ating pag-uusapan ditong kamatayan ay hindi yung kamatayang tatagain, kundi ang pinakamahalagang kamatayan, ang kamatayan ng ating dating pagkatao. At gusto kong ating maunawaan ang ating pundasyon. Doon ako magsisimula at aking susundan kung ano yung ibinigay sa akin. Meron tayong doctrine at ito ang ating pinakahuling doktrina sa ating fundamental belief. Ano ang title? Growing in Christ. Hindi ko alam kung ito'y inyo nang nabasa. Sinong nakabasa na ng ating doctrine about growing in Christ? Meron ba? Is there anybody? O meron yung ating mga estudyanteng nag-theology? Kanilang nabasa na ang ating doctrine tungkol sa growing in Christ. Magsimula tayo. Sa ating doctrine na may kinalaman sa paglago kay Kristo, merong ilang analogy na ginamit. At ang unang analogy na ginamit ay ang tungkol sa binhi. Alam niyo ba yung binhi? Pag inyong binasa ang Biblia, ang binhi pala, bago kinakailangan ito'y tumubo o bago ito tumubo, kinakailangan ito'y mamatay. Malaglag sa lupa. At saka pag ito'y nalaglag sa lupa, pag ito'y namatay, saka ito tutubo. Tingnan natin. Yan. Halimbawang ang ating binhing inihasi ay tumubo, sumupling, at nagpakita ang dalawang dahon. Kung kayo ang gardener, anong inyong pakiramdam? Masaya. Bakit? Uy, natubo na ang ating binhi. Tingnan naman natin ito. Halimbawang ipinanganak ang isang baby. Ang sabi ng kasabihan, birth is a moment of joy. Naniniwala ba kayo ron? Kaya yung tatay, pag nagkaroon na ng baby, abay nasayaw kahit walang tugtog. Kakatindi naman nun, ano? At yung nanay, saka yung kuya, saka yung ate, ay nung yung baby ay nagsisimula ng may salitang luhaba sa bibig, kahit hindi maintindihan, ay maya-maya, yung tatay at nanay ay kung ano-ano na rin ang salitang lumalabas sa kanyang labi. Parang malapit ng maganon, ano? O ba't kahit tumatotoo, di ba, ano? So ngayon, ang sabi, totoo yan, hindi natin maikakaila na ang pagsilang ay isang panahon ng kasiyahan. At kahit yung nanay ay nahirapan, minsan binabaak dito, sinesesaryan, para ilabas si baby, yung unang pagpuha, yung pag-iyak ng baby ay nagpapahiwatig na sa mundong ito ay merong bagong buhay na dapat magpatuloy. Kaya ang bawat isa'y naliligayahan. Ang totoo, yung nanay o yung mami, malilimutan na ang lahat ng masakit na pakiramdam. Sabi nga nung iba, ayaw ko na, hindi na ako uulit. Paglipas ng isang taon, yun na naman. Di ba ano? Bakit? At masaya uli kahit nahihirapan. So nalimutan na ng nanay ang lahat ng sakit, ang hirap ng paglilihi, ang hirap ng panganganak, at yung mami ay sasama,
sa buong pamilya at merong kasiyahan. Tama? O, di ba ano? Tingnan naman natin ang pangatlong analogy. Halimbawa'y ang mga tao sa isang bansa ay alipin. Ay pinalaya! Kaya ang mga tao'y nagkatipon dun sa plaza at nagsigawan, mapayapa at malaya na tayo. Uy, ang ganda ano? Kaya lang, tingnan naman natin ang nangyari. Halimbawa, ating isipin na yung ating binhi na nagpakita yung mga dahon na dalawang una paglipas ng araw ay hindi nadagdagan at nawala pa. Masaya kayo? Oy, hindi ano. Halimbawa naman na yung baby ay paglipas ng isang taon ay hindi man laang nagbabago at ayaw man lang gumalaw, hindi man laang dumara pa sa kanyang higaan. Anong tawag doon? Down syndrome. O, di ba ano? Kaya pag merong mga bagong panganak sa pananampalataya at hindi lumalago, anong tawag doon? Mongoloid. O, di ba? Nakakita na kayo ng mga Adventistang kabataang mongoloid? Ay, madami daw. Hindi ko alam kung totoo yun. Siya nagsabi, hindi ako, ha? Oh, mahirap yan, ha? Huwag kayong papayag na kayo mongoloid. Ay, ang malungkot niyan. Matutuwa ako minsan na. Hindi ko alam kung nakakatuwa o kung nakalukad na kalulungkot. Sabi dun sa AY Worship, ang atin po ngayong roll call, mayroong roll call minsan eh. Ang atin po ngayong roll call ay ating i-revisite ang ating favorite na memory verse. Mayroong ganun ano? Okay, maya-maya. Ang akin pong favorite na memory verse ay "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Oh, maganda ano? Ay maya-maya, dun sa likod meron din. Ay dun sa isang chess, ay lima ang nag-memorize ng John 3:16. Yun lang ba ang alam? Kakalungkot ano? Huwag kayong papayag na kayo mong guloid dahil pag natagal ang inyong buhay bilang mahanampahataya at kayo mong guloid, ano malungkot yan? Hindi masaya ang ating Panginoon. So ngayon, kaya hindi dapat mangyaring ganon. Kaya ang sabi, kahit yung bansa na pinalaya, pag muling ibinalanggo, ang mga tao'y malulungkot. Yun ang ating sitwasyon. Ha? Una, tayo'y bilanggo at tayo'y alipin ng kasalanan. Pangalawa, tayo'y dapat lumago sa ating pananampalataya mula sa ating pagiging baby sa ating pananampalataya. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, para lumago at ang paglago ay hindi maihihiwalay na katotohanan sa buhay na pisikal at maging saan? Sa espiritual. Kaya huwag kayong papayag na hindi tayo lumalago sa pananampalataya. Ang tanong, paano yung pastor? Doon papasok ngayon ang ating tema. Ngayon, ang sabi sa atin, ito ang katotohanan. Samantalang ang pisikal na paglago ay kinakailangan, gusto kong sabihin sa inyo mga kabataan, na para tayo lumago sa pisikal nating buhay, ano ang kailangan nyo? Ano ang kailangan? Physical nourishment. Sino sa inyong hindi kumakain ng isang linggo? Pwede ba yung isang linggo hindi kakakain? At pagkahating ng Biyernes, magsasain ka ng limang salok at kakainin mong dire-diretso. Pwede ba yun? Oh, magklase naman, magklase yun, ano? Maraming ganyan. Hindi kakain ng isang linggo, pagkahating ng Friday, lulutuin lahat sa kakakainin ng dire-diretso. Pwede yun? Ay, hindi maganda. Pag kumain ka ng sobrang dami, anong mangyayari sa iyo? Maiimpatso. Yun. Di ba? Malungkot na pangyayari yan. Huwag tayong papayag niyan. So, kinakailangan ng ano? Proper nourishment. Kinakailangan ng tamang environment. At sa ating spiritual na buhay, kinakailangan ng nurture. Kinakailangan ng exercise. Kinakailangan ng education. Kinakailangan ng training. At ng buhay na merong layunin. Naunawaan ba natin yon? At ang sabi, ganun din sa spiritual na buhay. Ngayon, paano natin ngayon i-a-apply yan sa ating spiritual na buhay? Kinakailangan ng pagkain. Kumakain ba kayo? Sino hindi kumakain? Sa physical ay sa spiritual.
O hindi? Ay, kumusta naman ang inyong environment? Sinong inyong kabarkada? Walang masamang makibarkada dun sa mga hindi kapahanampahataya. Tama nga yun eh. Pero kayo'y makikisama, wag lamang kayong makikisama. Naintindihan niyo ako? Oy, ako'y magaling makisama nung ako'y binata pa. Pagdating ko galing sa klase, andun ako sa kanto. Alam niyo ang kabarkada ko, mga adik. Tumutulog kami sa jeep minsan. Kaya lang, sabi ng mga barkada kong adik, ay pambihira itong ating tropang ito. Ba't hindi natin ito magawang pasigarilyuhin kahit isang beses? Oh. Tulog kami sa jeep hanggang madaling araw. Nauwi ako, alas 4 ng madaling araw. Kaya lang, niminsan, hindi nila ako napainom o napasigarilyo. Environment. Kaya lang, mag-iingat kayo sa environment dahil pag ang inyong environment ay makakasira ng inyong spiritual na buhay, hindi kayo lalago. Ay, kumusta ang inyong exercise? Meron ba kayong exercise sa pananampalataya, mga bata? Wala daw, nakakalungkot. Kumusta ang inyong education? Kumusta ang training? Ang minsay hirap ng buhay, ang minsay mga pagsubok ay ginagamit ng Diyos na training para tayo matuto at para magkaroon tayo ng buhay na merong layunin. Ngayon, dumako tayo sa ating tanong para ating apuntahan na ang ating tema. Ang tanong ay, papaano ba ang buhay Kristiyano ay magsisimula? Papaano kaya? Pahanampalataya daw. Ano pa? Paano magsisimula ang Kristiyanong buhay? Pananampalataya. Ano pa? Mag-pray daw. Maganda ano? Mukhang ginagawa. Ano? Ginagawa o hindi? Ba't hindi makauwi itong mga ito? Ginagawa o hindi? Ginagawa. Di ba? Mangdala na amin. Ano? Okay, next. Ito yan, mga minamahal kong mga kabataan. Ha? Hindi ko alam. Siguro kalahating oras lang muna tayo ngayon. Antok na daw kanina eh. Yan. Pero kailangan natin yung foundation, ha? Ang sabi sa atin, ito na mga bata, ha? Papaano magsisimula ang buhay ng isang Kristiyano? Christian life. Ang sabi sa atin, magsisimula ang inyong bagong buhay Kristiyano o ang bagong buhay Kristiyano pagka ikaw ay namatay. Oh? Parang mali. Di ka parang buhay kinakailangang ipanganak, ano? Tama ano? Sa physical na buhay, para ikay mabuhay, anong kinakailangan? Ipanganak. Ay papaano naman sa buhay Kristiyano? Parang iba. Sa buhay Kristiyano, para magsimula ang iyong bagong buhay, ang unang dapat mangyari, ikaw ay mamatay. Oh. Ayaw naman taong mamatay, ano? Gusto rin natin mamatay, kasi ganito yan mga kapatid. At ang sabi sa atin, unang dapat mangyari at nagsisimula ang ating buhay Kristiyano ay sa pagkamatay ni Kristo. Kaya pala ang sabi ng ating Biblia, sabi ni San Pablo, ako'y namatay na kalakip nino ni Kristo at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon ay hindi aking buhay sa aking sarili, kundi kayo ng buhay. Buhay na nakatago kanino? Kay Kristo. So ngayon, para magkaroon tayo ng panibagong buhay, kinakailangan muna ay yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa. Okay. Pangalawa. Ay, ito na yung ating team. Ang pangalawa, matapos mong makilala ang pagkamatay at hiwaga ng pagliligtas ng ating Panginoon, kaya siya'y namatay sa krus, ang susunod na dapat namatay ay alin? Yung inyong dating sarili. Oh, tanungin ko kayo, ano ang mga dapat mamatay sa ating mga sarili? Ha? Ang dapat mamatay ay yung ating dating pagkatao. Kasi alam mo yung dating pagkatao? Bigyan ko kayo ng halimbawa, ang ating dating pagkatao ay katulad ng binabanggit ni San Pablo. Kinakanta nga ni Andrew, ang sabi ni Andrew, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Parang tama din ah. Tama din. Kasi ang sabi ni San Pablo, bakit bagay yung mga bagay na dapat at gusto kong gawin ay siyang hindi ko magawa. At yung mga gusto ko at yung ayaw ko pala, yun ang aking ginagawa. Bakit?
Bakit ganun? Kasi yung kanyang dating pagkatao na likas na makasalanan ay nakahilig sa kasalanan, kaya kahit ayaw niya, sapagkat hinahatak ng makasalanang likas, ano ang ating ginagawa? O, di ba? Yun ang mga realidad ng ating buhay. Kaya ang sabi sa atin, kinakailangan natin na ang ating dating pagkatao ay mamatay. Ngayon, pag atin ang nakilala na unawaan ang hiwaga ng pagkamatay ni Kristo, mga kabataan, at sa biyaya at kapangyarihan, mahalaman natin bukas, papaano ari mangyayari. Yung pangalawa, ang sunod na resulta niyan ay ano? Lalakad na tayo sa panibagong buhay na ang nakalagay sa inyong tema, ang iyong isip ay iba na. Ano nga daw yung isip? Ha? Isip na makalangit at isip na nakatuon sa mga bagay na nasa langit. So ngayon, sa titirang ilang sandali, sapagkat tayo wag na magpatagal ngayong gabi, ang sabi sa atin, ating unawain ng bahagya, yung pagkamatay ng ating Panginoon. Ang sabi sa atin, sa ating doktrina, first, the death of Christ on the cross makes possible a new life. Mga kabataan, gusto kong malaman nyo ngayong gabi na hindi tayo maaaring magkaroon ng panibagong buhay unless na ang ating Panginoon ay namatay. Mabuti na lang! At si Kristo'y nagbigay ng buhay doon sa krus, namatay para sa atin, tinubos tayong lahat dahil doon sa kanyang kamatayan, ang bagong buhay ay available at pwedeng maranasan. Amen? Amen. So yun ang ating target ngayon sa ating retreat. Maranasan natin ang bagong buhay kay Kristo, pero bago natin maranasan ito, kinakailangan ating ma-realize, tanggapin, maunawaan, at i-appreciate ang pagkamatay ni Kristo, at hayaan natin ang Holy Spirit ay patayin ng ating dating pagkatao, kaya ang sabi, lalakad tayo sa panibagong buhay. Amen? Amen. Next. At anong klase man, ang tanong ay anong klaseng buhay yan, Pastor? Ay hindi na yan yung gusto kong bumait, kahit di ko magawa. Kundi, mabait ka na dahil si Kristo na ang nabubuhay sa inyong sarili. Yung hilig mo ay hindi na yung sa mga nightlife. Ano pa? Hindi na yung, uy, maganda ika ang aking mga games. Yan. Alam niyo yung mga games? Ha? At pagising mo, ay hindi yung text ng iyong mga kabarkadang merong mua-mua chuk-chuk, kundi ano ba nga ang text messages ng ating Panginoon ngayong umaga, kaya merong kang iba ng buhay kay Kristo. Amen? Yun ang ating problema. Kaya ang sabi sa atin, dahil dyan, sapagkat meron ka ng bagong buhay kay Kristo, ang sabi sa atin, ang buhay mo'y ano na? Meron ka ng kalayaan sa kapangyarihan ni Satanas. O, hindi na tayo alipin. Ha? Lie free from the dominion or power of Satan. Ano pa? Ang sabi sa atin, hindi ka na rin ngayon nasa ilalim ng condemnation ng kasalanan sapagkat pinalaya nga tayo ng ating Panginoon. Sabi ng Romans 8:1. At pagkatapos, hindi ka na rin ngayon magbabayad sa kabayaran ng kasalanan dahil inangkin mo na si Kristo na ang namatay para sa iyo. Diba ano mga minamahal na mga kabataan? At ang sabi sa atin, meron ka ng ano, and it brings reconciliation with God and humans. Kaya, yung mga masungit mong kapitbahay, yung mga kabataan sa chest na mga suplado at suplada, ay hindi na ganoon. Ano? Hindi na yung, o kaya yung hindi lang nabati ng kaunti, hindi na sunod balik Sabat, anong tawag doon? Yun ay si type C. Type C. Ay nung hindi napansin ng kanyang type, wala na. Sala na ano, sala ang tono ano. Okay, dahil dyan mga kabataan. The cross of Christ has become an instrument of God's victory over evil. Ang kamatayan ng ating Panginoon sa krus, yun ang kasangkapan ng Diyos sa kanyang tagumpay pati sa atin laban sa kasalanan. So pangalawa, bago tayo magtapos ngayong gabi, ang sunod ay ang kamatayan sa ating dating pagkatao.
ang sabi sa atin ng ating fundamental belief. A second important aspect of Christian newness and growth is the death to the old self. Yun ang dahat mamatay. Hayaan ang ating mabuhay ay ang ating Panginoon sa ating dating pagkatao. Ang sabi sa atin ni San Pablo, ilang sa talata na ating paborito mga kabataan, if any man be in what? In Christ. What will happen if somebody or any man be in Christ? What will happen? What was the result? The result is what? He is a what? A new creature. And what happened already? All things are passed away, and behold, all things are become new. Sino ang aayaw ng bago? O yung iba'y ayaw? Ha? Depende yan sa bago. Tama yung ano? Kung bagong sweetheart, ah, hindi. Yung iba'y dinapayag. Ah, hindi pwede ang bago. Pero pag bagong buhay, yun ang dapat, mga kabataan, ha? Bagong buhay sa ating Panginoon. So, tingnan natin ng ilang quote from Seventh-day Adventist fundamental belief. Christian life does not begin with birth. I'm going to repeat. Ang Kristiyanong buhay, mga kabataan ko, ay hindi nagsisimula sa kapanganakan. Nagsisimula ito saan? Sa pagkamatay. Kaya ang sabi, until self dies, until self is crucified with Christ, there is no beginning at all. And since Jesus Christ died on the cross, ha, matagal ng panahon, dapat nating maging karanasan ang bahaging ito. Bigyan ko ng halimbawa bago tayo magtapos. Okay. Sinong nakakakilala kay Simon Peter? Ha? Ano ba yung katangian itong si Pedro? Alam mo si Pedro? Si Pedro ay mayabang. Oh. Gusto ba niyo kasama yung mga mayabang na kabarkada? Pangalawa, siya ay sobrang lakas ng tiwala sa sarili. Sabi ni Pedro, O Panginoon, kahit anong mangyari, cross my heart, hindi kita iiwan. Ay nung dinakip na ang ating Panginoon, sabi ng babae, yung alipin, ikay kasama ni Kristo. Nung sabi ni Pedro, hindi. Kasama ka nga. Sinabi ng hindi kasama ka man. Anong ginawa? Ay, nagtungayaw na. Kita mo na. Nagtungayaw na. Sabi ni Pedro isang gabi, Panginoon, kung talagang ikaw, pupuntahin mo ako dito sa iyo. Ay, sa dagat. Ay, nalakad na sa dagat. Lakad. Step to Christ. Nakatingin kay Kristo Nakatingin. Ay maya-maya, sapagkat nalakad sa tubig, ay napatingin sa kanyang kapwa-alagad. Sabi ni Pedro, tingnan niyo ako, kaya niyo ari? Abay ako nalakad, ay kayo, ba't di kayo makalakad? Ako nalakad, step to class pa. Ay nakitang bigla ang alon. Ay lubog. Anong sabi? Ay Panginoon, tuluan mo ako. Pabut na lang at ando ng Panginoon. Ay ano nangyari? Nag-alinlangan. Sobrang yabang ay nag-alinlangan pa. Ay dinakip na ang Panginoon. Dinakip. Anong ginawa? Ay ang sabi ng Biblia ay hinugot ang espada at nanagap. Anong tawag doon? Prostrated martyr. Sinong tinamaan? Alam niyo yung kanta, di ba? Pero itong taong itong dating duwag at ang sabi yung unay, hindi kita iiwan, Panginoon. Ay nung bandang huli, nagtungayaw pa? Ay bandang huli ang sabi ng kwento ng buhay ni Pedro, dahilan sa iyong kanyang dating pagkatao ay nabago at namatay, Simon the Coward becomes Peter the Courageous. Amen? Sino sa inyo makagaya ni Pedro? Bukod sa akin. Ako lang pala ang tulad ni Pedro na mayabang. Mabuti na lang. Very good to mga kabataan ito. Yan ha? Ito pala mga ito hindi mga duwag. Okay, praise the Lord. Next, tingnan naman natin si Saul. Sino naman si Saul? Ay si Saul ay dating manlulupig, manguusig, ay nabulag. Siya'y binago ng Panginoon at siya'y naging
Paul, the proclaimer, and the preacher. And how about Thomas? Who is Thomas as described in the Bible? Siya yung mapag-alinlangan. But later on, the Bible or the gospel described Thomas as what? The missionary of the frontier. And how about John, the son of Thunder? Kailan niyo ba yun? Si John, ang kanyang kapatid, ay si James. Ang kanilang tatay ay alam niyo kung sino? Si Zebedee. John, the seed. Si Zebedee ang kanilang tatay. Sila ay medyo mayaman-yaman ng kaunti kumpara sa ibang alagad kasi ang sabi ng Biblia, sila ay may sariling mga bangka at sariling net, pangingisda. Kaya minsan ang sabi ni John at saka ni James sa Panginoon, Panginoon, pagkahating naman sa iyong kaharian, pwede bang ako'y makaupo sa iyong kanan at ang sabi ni James, ako naman sa iyong kaliwa, kaya kami ang iyong kanan at kaliwang kamay sa iyong kaharian. Nung sabi ng ating Panginoon, bay hindi. Hindi nyo nalalaman kung sinong upo, hindi ako ang maglalagay. Ay, minsan sila'y dumalaw sa isang lugar naman. Ay, ang mga tao dun sa isang binsa, mga Samaritano. Ay, ang malungkot nung dumalaw ang ating Panginoon dun sa bilis ng Samaritan, ay hindi tinanggap ang ating Panginoon. Alam mong sabi ni Juan sa kanil Santiago, Panginoon, pababaan kaya natin ang kidlat at kunog yung mga tinamaan ng magagaling na yan. Sabi ng Panginoon, huwag. Huwag, parang awa nyo na. Kaya ang tawag sa kanila ay ano? Son of Thunder. Pero alam nyo mga kabataan, itong mga taong itong mainitin ang ulong si James at si John. Si John ay tinawag bandang huli. Anong tawag sa kanya? John the Beloved. Ang sabi ng Step to Christ, mga kabataan, si Juan ay walang pag-uugaling kaibig-ibig dati. Wala. Mainitin nga ang ulo, ay meron bang taong magagaliting kaibig-ibig? O kung meron kayong kabarkadang mainit na ulo, kaibig-ibig o hindi, ay nakakaiyamot din. Kaya madami nang mainitin ang ulo. Ano? Malungkot tayo, ano? Alam mo kasi yung minsang bad trip, nakakadama yan eh. Tamo sa umaga, merong mainit ang ulo sa inyong bahay. Eh maya-maya, ang sigaw nung isa ay, ay bakit baga mainit ang ulo mo? Ay ilan ang mainit ang ulo? Kadami na dagdagan. Nakakahawa, ano? Ay mainitin ang ulo. Alam nyo, yun ang kanyang ugali dati. Pero ang magandang balita, mga minamahal kong mga kabataan, sabi ng Step to Christ, sapagkat kasama niya ang Panginoon araw-araw, nakikita niya ang kagandahan ng ating Panginoon sa kanyang laging paikisama at pagtuon ng isip sa ating Panginoon. Si Juan na anak ng kidlat at tinamaan ng kidlat ay naging ano? Si Juan na kaibig-ibig. Sabi sa atin mga kabataan, ha? Ang karuwagan ay napapalitan ng katapangan para sa ating Panginoon. Ang kawalan ng paniniwala ay napapalitan ng liwanag ng pananampalataya. Ang dating pagiging jealous ay nilululon ng isang katangian na puspos ng pag-ibig. Ang mga sariling kapakanang iniisip ay napapalitan ng makakapatid na pagiging laang tumulong at pagmamalasakit. Namatay na ang dating pagkatao. Ngayon ay meron na siyang kaisipan na ano? Mind na nakatuon sa ating Panginoon sa langit at ang kasalanan ay wala ng lugar sa kanyang mga puso. At ang resulta, kagaya ng inyong tema, meron na tayong bagong buhay sa ating Panginoon. At ang sabi sa atin, yan ang third aspect ng ating paglago sa ating Kristiyano. Para i-close, gusto kong i-close sa quotation na ito. Growing in Christ, therefore, is a growth in maturity so that day by day we reflect the will of Christ and walk on the way of Christ. Ako yung umaasa na ang ating unang lecture, ang ating unang series, ay inyong naunawaan ang foundation ng inyong team sa inyong retreat. Bukas, ating aalamin kung papaanong yung katangiang binabanggit sa Ephesians chapter 4. Ano nga yung inyong main passage sa ating tema? Ephesians, ano yung talata natin? Ano yung passage? Ephesians chapter what?
Chapter 4, verses 17 to what? O, bahala na kayo. Aalamin natin bukas ang magandang balita ng Panginoon sa mga talatang ito ni San Pablo, at ating aalamin pa ang mga kaugnayang talata upang ating maranasan ang mga bagay na ito. In short, ang inyong tema at ang mga detailed ng inyong tema ay umuuwi sa paglagong Kristiyano, at yun ang ating layunin bilang kabataan. Tandaan niyo mga kabataan, kayo yung mga kabataan, pero kayang-kaya nating higitan sa paglagong espiritual kahit ang mga matandang kapatid sa iglesia kung magiging seryoso tayo sa pananampalataya. Dahil ang sabi ng Biblia, bagamat malungkot kung sila'y maiiwan, pero ang sabi ng Biblia, merong huli na mauuna. Pero sana tayo sabay-sabay sa paglago sa ating Panginoon. Tuwa kang dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Para po sa ating closing song, tayo po lahat ay tumayo at ating pong awitin na ating theme song, Awaken. Yo, Jess! Pakayo. Cross will shine on you.
tayo yung nalangin. Sumasalangit na Diyos, napakainan sa gabi nito na sa gitna ng kalikasan, ay aming maunawaan ang mahalagang mga bagay upang aming maranasan ang totoong layunin ng aming pananampalataya, ang paglago sa aming Panginoon upang ang kanyang karakter ay mahayag sa aming buhay. Dapat at mangyayaring mamatay ang aming dating pagkatao. At ngayon, ikinagagalak po namin maunawaan na ito'y maaaring mangyari sa pagkadikay na matay para sa amin at ang iyong makapangyarihan na gawa, lalo na ang pagsusugo mo sa banal na Espiritu na siyang babago sa aming mga buhay at papaslang ng aming likas na makasalanan sa kanyang paggawa sa aming mga buhay, makalalakad naman kami sa panibagong buhay sa aming Panginoon. Tulungan po kaming lumago. At sa aming paglagong Kristiyano, may mahalagang mga bagay kaming dapat gawin at dapat namin maging kasanayan upang mangyari nga ang paglagong ito hanggang sa kami maging handa sa kapuspusan at sa iyong pagbabalik. Sa gabing ito, samantalang kami po'y magpapahinga, hinihiling po namin, Panginoon, na isugo mo ang mga anghel upang maging kasama namin sa pahamalagi sa lugar na ito. Hindi lamang upang kami bantayan, upang maging siya ay magministeryo para sa aming pangangailangan. At kami po'y sumasamo ng banal na Espiritu ay maging patnubay namin at upang magbago ng aming dating pagkatao. Mangyari pong lumago kaming sama-sama sa espiritual na buhay. Tulungan kami maging bahagi ang isa't isa sa paglago ng aming buhay Kristiyano. Maranasan din namin ang masayang fellowship ng tunay na magkakapatid upang mailarawan namin at madama dito pa lamang ang isang mahalaga, masaya at walang katapusang kasiyahang pagsasama-sama at kasama na ang aming Diyos pisikal doon sa langit na bayan. Gabayan po kami sama-sama ngayong gabi at natalaga po namin ang aming buhay hanggang sa matapos ang ritit na ito at baunin namin ang mahalagang mga alaala maging ang mga mensahe na aming sinimulang gawin mula sa aming mga activity ngayong hapon maging sa aming ginawang unang session. Salamat po sa pagbilit sa aming dalangin. Ito po ang aming kahilingan at pagsamo sa pangalan ni Jesus. Amen.